Ngayong umaga, nakatakdang talakay ng Senado ang issue ng droga. Pangungunahan ng pagdinig ni Senador Ping Lacson, Chair ng Public Order and Dangerous Drugs Committee. Magandang umaga po, Senator Lacson. Howie, magandang umaga sa iyo. Kara, magandang umaga sa iyo. Bago po ang pagdinig ngayong umaga, pag-usapan po muna natin itong bangayan sa pagitan ni Pangulong Duterte at ang inyong kapwa senador si Lali De Lima. Ano po nga masasabi niyo sa mga akusasyon ni Pangulong Duterte? Well, call ng Pangulo yon, ano? Kilala naman natin yung talaga yung kung ano yung sabihin natin, for lack of a better word, karakter ni Pangulong Duterte pagdating sa mga issue na ganito. And sa tingin ko, ano naman, karapatan naman ni Senator Laila De Lima para ipagtanggol yung kanyang sarili. Sa panig naman ng Senado, siyempre, miyembro ng Senado, Senator De Lima, at kung kinakailangan, alam mo, hindi naman sakop ng Ethics Committee yan eh. Kasi ang jurisdiction ng Ethics Committee, yun lang mga supposed misdemeanors ng, o kaya violation ng ginawa ng Senador habang siya ay nakaupong Senador. Yung bago siya pumasok sa Senado, hindi yung sakop o hindi saklaw ng jurisdiction ng Ethics Committee. So walang magagawa ang Senate pagdating sa mga aligasyon. Kaya ang may papayo na lang namin kay Senator De Lima, ipagtanggol niya kanyang sarili sa naaayon sa kanyang diskresyon. Okay, Senador, ano pong particular na issue kaugnay sa droga ang tututukan ninyo mamaya? May mga bills na na-refer sa aking komite at ito yung unang public hearing na isasagawa namin. Halimbawa, yung Senate bill ni Senator Soto na pag-create ng isang bagong ehensya under the Office of the President na siyang papalit sa PDEA at saka sa Dangerous Drugs Board. Ano? Effectively, madidissolve yung dalawang ehensya at papalitan ito ng tinawag niyang PRADA, ano? Presidential Anti-Drug Authority, na may ranggong secretary o cabinet secretary yung head. Yun ang tatalakayin, pati yung dalawang bills namin ni Senator Hunasan na ito naman ay para masama o masaklaw ng RA 4200, yung Anti-Wiretapping Act, yung mga offenses under the Dangerous Drugs Act. Kasi sa ngayon, hindi magawa ng mga law enforcement agencies na gamitin yung makukuha nilang output kapag sila ay nag-wiretap at illegal pa yung pag-wiretap ng illegal drugs, ng mga krimen tungkol sa illegal drugs, kasi nga hindi ito saklaw. Mga antiquated na yung mga offenses na nakapaloob doon sa RA 4200 tulad ng sedition, rebellion, yung mga nung araw pa. Napakatagal ng batas noon. Gusto namin i-expand yung coverage. Yung aking bill, pati nga yung money laundering, gusto ko maisama ron para na sa ganon, mapag-igting ng mga law enforcement agencies ang kanilang laban sa illegal na drugs. At the same time, magamit ng ebidensya kung ano man yung makuha nila sa kanilang pag-wiretap na sang-ayon sa aming bill at sang-ayon sa batas, kailangan mayroong court order. So Senator, tama ba ang aming pagkakaintindi na more on structural, yung structure ng gobyerno at ng mga ahensya na lumalaban kontra droga, ang pag-uusapan ngayon? So, ibang-iba ito doon sa pagdinig ni Senadora Laila De Lima sa susunod na linggo tungkol sa investigasyon sa extrajudicial killings, or matatakal nyo rin ito sa inyong, sa inyong hearing ngayong araw? Tama yon, ibang-iba ito kasi ito talagang public hearing ito patungkol sa legislation. Yung kay Senator De Lima sa Lunes, yun ay inquiry in aid of legislation. Ibig sabihin, investigation talaga yon sa mga issues na nakapaloob sa kanyang sariling resolution at mga iba pang mga privilege speeches na nangyari sa Senado, na-refer sa kanyang committee, at yun ang itatakel. Pero ngayong umaga, ito'y talagang para sa ma-enhance, ma-strengthen yung laban ng pamahalaan sa illegal drugs. Yun ang aming tatalakayan. Pero alam mo naman, dito sa Senado, although gusto ko, i-remind ko lang yung mga kasamahan ko mamaya, na hanggat maaari, i-limit namin yung mga questions namin patungkol do sa mga panukalang batas na nakapending o na nakarefer sa aking komite. Okay, Senador, bilang dating hepe ng PNP, ano ang inyong masasabi sa ginagawa ngayon ng Administrasyong Duterte at ni PNP Chief Bato de la Rosa sa paglaban sa droga? Well, as of August 15, 5,632 police operations. Ang nag-surrender, 540,247 yung users, 35,929 yung pushers,
kabuuan 576,176. Napakalaki yung kanilang na-aresto 8,623 at yung napatay 612. Pero yun ay isang sa isang dako naman ang napapatay naman ng mga vigilantes nasa mga 681 na as of August 3. So kung tinanong ko yung PNP nung Lunes kasi nandoon ako sa krami nung Monday at tahasan tinanong ko sa kanila doon sa 681 na mga vigilante killings, ilan na ba yung nasolve ninyo? Unfortunately and shockingly ano ang sagot nila sa akin, wala ni isa pang nasosolve. So pwede rin natin tingnan yun, bakit nagkakaroon ng parang iba yung pakikialam ng mga vigilante groups do sa laban sa illegal drugs. Dapat tingnan din yon. Pero mas maganda sa Monday na rin matakil yon. Okay, Senador, sabi nyo nga, walang nasosolve. So sa palagay ninyo, sa inyong, ayon sa inyong impormasyon, meron bang effort na imbestigahan at isolve itong mga vigilante killings? Meron naman, tinanong ko sa kanila yun. Pero ang punto ko is, yung chalk up na mga numbers, napakatataas, ano, unprecedented ito sa ating history sa pakikipagas sa droga. Kasi ngayon lang tayo nakarinig ng mahigit 500,000 na nag-surrender na either pushers or users. Ang nakakapangamba rin, nung tinanong ko sila, na anong disposition ng mahigit 570,000 na nag-surrender ng either pushers or users, mukhang walang nakalatag na programa dahil ang ginawa lang nila, pinabalik din sa kanikanilang komunidad yung mga nag-surrender dahil nga ang rehabilitation centers, sa pag-aalam ko, nasa mga 52 centers lang ano, sa buong kapuluan at ang kaya lang i-house nito nasa mga 6,000. So 6,000 against 500,000, wala talaga paglalagyan. So ang nakita rin nating sigurong lapse dito o yung nakita nating pagkukulang, dapat kung ganito kaigting ang gagawin laban sa pakikibaka sa illegal drugs, napagandaan sana ng mga facilities. Sa kasamang palad, mukhang hindi nakaredy yung ating facilities para ma-house yung mga ganito karaming bilang na mga nagsusurrender. Okay, Senador, babalikan ko lang. No? Medyo nakakabahala lang yung zero na nasosolve na vigilante killings out of hundreds na nasabi nyo. No? So, should this be cause for alarm? 681. Okay. Vigilante lang yon. Hindi kasama. Ang police operation, 612 as of August 15. Mm-hmm. Yung sa vigilante killings, 681 as of August 3. Galing sa kanila itong datos na ito. Pero sama-sama na ito, hindi nila ma-establish yung motibo sa iba. Ito yung mga na-idadump na lang sa tabi ng daan at hindi pa rin nila na-establish kung drug-related. Pero karamihan doon sa 681 na yon, mga drug-related cases. Kaya sabi ko, pagsikapan nila makasolve ng mga vigilante killings, dahil pag sinabi nating vigilante killing, murder talaga yon, dahil hindi naman ito nakapaloob doon sa mga police operations. Otro kaso pa yung police operation, pero may posibilidad na may summary execution. Na yun naman, wala naman tayong pruebang pinaghahawakan. Pero sa pagka-vigilante, kailangan isolve talaga dahil yun, talagang out and out. Ano ba tawag mo kundi murder cases yun? Mm-hmm. Ang sabi nila, ang huling pahayag ng PNP, mga gang wars. Pero sabi ko rin naman, kung assuming na gang wars yun, babalik ba tayo doon sa panahon ni Corleone sa Sicily, sa Italy, na kung saan, papabayaan ba natin, manonood na lang ba yung mga alagad ng batas na mm-hmm. nagpapatayan yung mga drug lords, magkakakompetensya. Hindi rin tama yun sa pagpapatupad ng peace and order sa ating bansa. Okay, Senador, kasi kaya rin ako nagtatanong kasi ipinagmamalaki ngayon ng administrasyon at saka ng PNP na bumababa raw ang crime rate. Pero kasasabi niyo lang, this is unprecedented. Itong ganito karaming killings at 681 vigilante killings at kasasabi niyo lang out of these, zero ang nasosolve. So hindi kaya may contradiction yun. Yung sinasabi ng police na bumababa yung crime rate pero actually itong murder rate ay sky high. Wala namang contradiction doon dahil bumababa talaga yung mga crimes against property no? At saka yung crimes against person. Pero maliban na lang sa murder. Ako maski hindi ko pa nakikita yung statistika ng PNP, sigurado ko tumaas ang crime rate o yung murder rate sa ating bansa no, dahil nga 20 kinuwento ko nga kung as of August 3
yung vigilante killings pa lang, nag-average siya ng 20 killings per day. So, unprecedented din yun dahil hindi pa naman nangyari na ganong karami ang napapatay sa isang araw sa ating bansa before. So, wala rin naman contradiction kasi malaki ang binaba ng antas naman ng yung mga crimes against property like theft, robbery, even yung kidnap or ransom, medyo bumaba din. Pero yun nga, yung murder cases, yun naman ang tumaas. Okay, sir, magtungo naman po tayo dito sa, kasi mukhang ngayon lang din nangyayari sa administrasyon ng isang pangulo, yung nagkakaroon na naglalabas siya ng listahan ng mga umano'y sangkot sa droga. Sa tingin niyo po ba tama or mali itong nangyayaring ganitong klaseng kampanya or tawag ng iba shame campaign? Well, rightly or wrongly, ito naman na talagang pinagpaalam niya rin sa ating mga kababayan. Sabi niya, talagang papangalanan niya yung sa nasa listahan. Pero yung nasa listahan naman yon, I can more or less assure ano, na yon dumaan yun sa proseso. Kasi dumaan din ako dyan na galing sa law enforcement. Opo. Bago maglabas ng isang listahan ganyan, dumadaan yan sa tinatawag na intelligence workshop. Ano, na kung saan, hindi lamang namang isang ahensya ng gobyerno ang involved. Ito'y buong intelligence community. Sabi mo na, isama mo na yung armed forces, yung PNP, lahat, pati yung lahat ng intelligence or buong intelligence community may involvement sa pagbabalangkas o pagbubuo ng listahan na ito. Mm. At hindi ito yung parang plucked from thin air na nag-imbento ng mga pangalan o kung sino maituro. So, kasi hindi naman dumadaan sa validation, no? So meron pong criteria kung paano ka napapasama dito sa ganitong klaseng listahan, sir? Meron. May panuntunan dyan. May mga parameters para masama ka sa listahan. Halimbawa at, po, sir? Sabi ko nga, hindi mata... Ha? Halimbawa po, sir? Siyempre, magko-compare notes yung intelligence communities base ito sa mga intelligence reports na natatanggap nila. Kung may ebidensya o wala, yon, ibang usapan yon. Pero definitely, may pinagbabasihan, may pinaghuhugutan yung mga information na nag-uugnay doon sa mga tao na nasa listahan. Ngayon, kung ito'y ipapangalanan mo o hindi sa publiko, call na ng presidente, sinabi naman niya, he takes full responsibility. So, siya yung talagang sumasagot ng responsibilidad sa paghahayag ng mga pangalan. Kung ako, sarili kong opinion, sasabihin ko hindi nararapat kasi nga, unfair naman kung halimbawang intelligence reports ang pinanggalingan, wala ka namang pagkakataon para ipagtanggol ang sarili mo sa intelligence reports kasi hindi mo nakikita yun eh. Correct. Lahat yun, mga classified documents yun. Mas mainam na kung mayroong ebidensya, mapaila ng kaso at saka yun, public record na yun. Pero yun ang aking opinion. Iba naman yung opinion ng Pangulo at siya naman yung naghahayag ng pangalan and sinabi naman niya na he's taking full responsibility or sole responsibility sa paghahayag ng mga pangalan. So, let's leave it at that. Okay. Kung kaya po, kayo po, nung hepe po kayo ng PNP, meron din ba kayong drug list? At may mga pangalan ba doon sa listahan na yun na nasa listahan rin ng Pangulo ngayon? Meron. Merong listahan. Taon-taon, inaano yan eh, binavalidate. Ina-update. Kasi yung iba nga, ina-update, binavalidate, revalidated. Baka yung iba, merong mga lapses o merong gaps, may overlaps. Binabalidate yan every year o ina-update, tama yon. Okay. At nagpupulong lagi ang intelligence community patungkol dito. Alright. So, naglalabas sa inyong palagay, ang sabi ninyo, kung kayo ang tatanungin, hindi ninyo ilalabas yung listahan ng mga taong nandun sa drug list. Pero sabi nyo po, call ng Pangulo. Alam mo, para sayang yung case build-up. Kasi kung kompleto yung information mo, dapat yon tuloy-tuloy lang ang surveillance operations para talagang mahuli mo yung nandun sa listahan. Opo. Kasi kung naihayagin mo pangalan, kung involved man yung tao, mag-iingat na yon at maglilinis na ng ebidensya yon. Sayang naman yung opportunity para ma-charge mo sila sa korte. Yun naman ay sa akin, ano? Opo. Now, what is your view naman po tungkol dito sa shoot on site order ng Pangulo sa ilang personalidad? Kahit yun nga, wala namang kaso pa laban sa kanila or kumbaga intelligence lang din, yung intelligence information lang din yung yung basihan at wala namang concrete evidence pa na nailalabas. Alam naman natin pare-pareho, Kara. Alam din man presidente yun. Alam din ni General De La Rosa na there is no such thing as shoot on site order or shoot to kill order. Kasi alam naman natin lahat, yung konting kaalaman natin sa batas na ang justification lang sa pagpatay ng tao in self-defense or in defense of a stranger. Opo. O in defense ng kasamahan mo.
yung basta mo nalang babarilin, pag nakita mo, eh hindi ganun kaliteral natin dapat interpret yung kautusan ng Pangulo o kautusan ng Chief PNP. Alam din nila at alam din ang inuutusan nila na hindi dapat interpret literally. Kasi may mga batas na sumasaklaw patungkol dito. So ano pong ibig sabihin if we don't take it literally, itong shoot on sight order? Well, shoot on sight para mas maganda lang pakinggan. No? Maganda yung soundbite. Pero mahaba na kung sabihin niyang shoot, kapag kayo binabaril o nasa danger yun yung buhay, sa kayo, parang masyadong ano lang yon, bravado statement at saka para mas magandang pakinggan lang. Mm-hmm. Okay, Senator, gaano ba kahirap mapanagot ang mga drug personalities, lalo na ang mga opisyal na sangkot sa droga? Say again, Howie. Sorry, hindi ko nakuha. Gaano kahirap ba mapanagot ang mga officials, mga government officials, elected officials, yung mga sinasabing sangkot sa droga? Ano? Hindi ko nakuha. Gaano kahirap mapanagot yung accountability po ng mga elected officials, appointed officials sa gobyerno? Gaano kahirap ang accountability? O pagdating, yung mga nasasangkot po sa droga? Hindi ko makuha yung tanong. Sorry. Gaano kahirap yung mapanagot po? Kunyari po, yung mga mayor po na nasa listahan. Yung word, hindi ko nakuha yung ano, gano'ng kahirap mapanagot? Opa. Yes, sir. Yes, sir. Gano'ng kahirap mapanagot? Yes, sir. Well, makasuhan. Kung mayroong ebidensya, talagang dapat managot sila. Ang nakaka... Ito, yung nangyari kay Mayor Espinosa, no? Nag-surrender... May mga follow-up operations, bloody pa nga, may mga napatay, may mga nakuhang baril. Ang nakakapagtaka, nung pinauwi, balik trabaho siya, as if nothing happened. Sa akin, dapat yung panahon na dumaan na siya nag-surrender, dapat nagkaroon na ng matibay na case build-up, yung evidence build-up na tinatawag, at napailan siya ng kaso. Mm-hmm. Pero para makita natin na nag-surrender siya, may mga follow-up operations, maraming pahayag, and then all of a sudden, nakita natin nakaupo sa likod ng kanyang mesa at nagpe-perform ng kanyang duties as mayor na parang wala nangyari, parang hindi maganda pangitain. Opo. So tama po ba yung aking... Para may pagkukulang na lahat ng pagkakataon nasa iyo para mag-build up ka ng kaso, bakit hindi nakasuhan? So tama po ba ang aking pagkakaintindi dun sa inyong train of thought, Senator, na para maging tunay na ma-successful or matagumpay itong gera kontra droga, kailangan after naming these politicians or these protectors kunyari o umano ng drug lords, ay dapat magkaroon ng mag-develop ito in a full-blown case? Kailangan develop ng maayos yung kaso, no? At sa akin lang, dapat premature yung pagpapalabas kasi puro intelligence reports yon. At sabi ko nga, baka maraming nasayang na pagkakataon, opportunity, na ma-charge natin yung mga tao dahil na-preempt na sila, na-telegraph na yung information, na-involved sila. Mas mainam yung everything is kept under wraps muna. Opo. At tuloy-tuloy yung intelligence operations na sinasagawa. Mag-build up ng ebidensya, mag-build up ng information. At pag-kumpleto na yung ebidensya, saka na lang i-search warrant o kaya hulihin sa akto. Okay, sir, kayo po ay dating hepe ng PNP at in the past days, the past weeks, madalas po naming naririnig na dahilan kung bakit napapatay ang isang suspect habang hinuhuli siya ng pulis ay dahil ng agaw umano ng baril or ng laban. Ito po ba ay kapani-paniwala? Pwede po bang pakipaliwanag sa amin? Paano po ba yung rules of engagement kapag ganitong may ng agaw, ng baril, or ng laban po ang suspect? Well, may mga pagkakataon nangyayari talaga yon. Pero kung araw-araw nangyayari, it raises many questions, ano? Kasi kumbaga sa pelikula, sabihin natin kumita na yon. Pero kung talagang may mga isolated cases, talagang meron naman dahil mga drug addicts ito at alin ba, drug pushers at wala naman sa sariling wisyo at nasa police custody, pwede talaga mangyari yung possibility. Pero sabi ko nga, kung araw-araw, nangyayari na lang na yung huli nangaagaw ng baril, sabi ko maraming question na dapat sagutin. Pero paano po ba yung procedure, sir? Dapat po ba binabaril ka agad? Kasi, well, yung napapanood din natin sa pelikula, usually binabaril lang sa paa, yung ganyan, para kumbaga ma-disable lang at hindi na makakilos. Ano yun
situational yan eh. Kasi pag ikaw naman ang nandoon na talagang, assuming na totoo talaga ng agaw ng baril, eh gagawin mo talaga dapat yung dapat mong gawin bilang custodian. Opo. Ang masasabi ko lamang, mukhang hindi nagpa-function properly yung IAS, yung Internal Affairs Service ng PNP. Ano? Dahil, alam mo, binasa ko yung batas, yung RA 8551, yung PNP law na nag-amendo sa RA 6975. Ang nakasa doon, yung IAS, motu proprio, eh kailangan mag-imbisa kagad. Yun lang illegal discharge of firearms ng isang pulis. Automatic, papasok na yung IAS para mag-imbisiga. Lalo na yung kung merong nasa custody na namatay, automatic yon, papasok ang IAS para mag-imbisiga. At basta't may napatay ang pulis, no? Sakalang operation. Eh, illegal discharge nga lang, dapat motu proprio, mag-imbisiga na yung IAS eh. Ang nakita kong isang problema, kasi ang head ng IAS ngayon, PNP rin. Eh, under the law, dapat civilian ang nag-head doon sa Internal Affairs Service. So, kailangan talagang i-revisit yung batas at talagang palakasin yung poder at yung sa ilalim ng batas kung ano yung mga authority na dapat naka-lodge doon sa Internal Affairs Service ng PNP. Okay, Senador, itong Internal Affairs Service, no, wala masyadong nakakaalam tungkol dyan. Sa palagay ninyo, meron nang iniimbestiga itong Internal Affairs Service ng PNP kaugnay nitong mga discharge ng firearms habang nang lalaban nga itong mga suspect. Well, yun ang sinabi ko sa kanila nung Lunes kasi guest speaker nila ako nung Monday. Sinabi ko rin na mukhang may mali doon sa structure ng IAS. Pero alam ko, sa natatandaan ko, merong bill na ifinal si Senator Grace po tungkol dito, tungkol sa IAS. At Hawi at saka Kara, mawalang galang lang kasi magsisimula ng hearing. Opo, sir. Pasensya na rin po. Sa opsina ko, baka pwede magpaalam. Opo. Kasi 9:30 na. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Ping Lacson. Thank you, sir.